Deron Williams sinabi nga na ang mga NBA players daw ay walang interest na maglaro para nga sa team ng Utah Jazz. Well, etong si Williams mismo ay former player ng team ng Jazz at parang tama nga ang kanyang sinasabi dahil these past few years ay wala ngang NBA star na pumupunta talaga dito sa team ng Utah Jazz, maalis pa nga. Diba si Gordon Hayward umalis nga dyan at pumunta sa Celtics at itong latest naman ay si Donovan Mitchell. Hindi nga rin kasi big market team ang Utah Jazz at ibig sabihin lang nun mga idol, less deals, less endorsement para nga sa mga NBA players. Kaya nga hindi ganun ka-attractive ngayon na puntahan. At baka nga alam naman ito ni Danny Ainge, kaya nga ngayon ay complete rebuild ang kanyang ginawa. Piksang hinahanap at hindi nga naghahanap ng trade para nga sa mga big name stars dahil ayaw nga nilang pumunta, kagaya ng sinabi na ito ni Deron Williams. At puntahan naman natin ang ating next balita na patungkol kay Kyrie Irving. Dahil ito nga daw, Canadian government will likely decide to lift its vaccine mandate, paving the way for unvaccinated players to be able to play in Toronto. Answered prayer itong si Kyrie Irving. Mukhang ang magiging available na nga siya for all games next season para sa team ng Brooklyn Nets. Sa Toronto na lang kasi pinagbabawal nga siya na maglaro. So, for sure, no excuses na para kay Kyrie Irving na hindi nga siya maglaro at makamiss nga siya ng games. At hopefully, makapaglaro na si Kyrie as much as possible. Nasa kamay din kasi nga ang future ng Nets dahil for sure isa nga siya sa mga inaasahan nila. At for sure na matutuwa itong si Kevin Durant sa balitang ito. Kahit hindi niya nga sinasabi publicly na frustrated nga siya sa kanyang teammate na si Kyrie Irving na hindi nga naglalaro, ay for sure sobrang frustrated niya ng mga idol at galit na din. Alam naman natin na mahirap ngang magbuhat ng NBA team tapos yung kapartner niya pa na dapat tutulong sa kanya ay ayaw nga maglaro. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan naman natin ang sentro na magbabalik nga para sa team ng Golden State Warriors. Yan nga ay walang iba kundi si James Wiseman. Sabi sa report na ito, all signs are pointing that he's going to be ready to play in the preseason. He told me he put on about 7 to 10 pounds of muscle. He looks huge. Yan nga ang balita sa kanya mga idol. After 1 year absence, Wiseman looking like ready to play na nga sa preseason. At alam nyo ba mga idol, sobrang lapit na ng preseason ng Golden State Warriors. September 30 nga yan, laban sa team ng Washington Wizards. Good news yan for sure, pero good news pa din dyan ay lumaki nga daw ang katawan nito ni James. Summer League pa lang naman ay medyo noticeable na nga ang slight difference ng kanyang build na for sure nga makakatulong sa kanya pag bumalik na nga siya sa NBA. At for sure yan na itong si Wiseman ay mas maglalaro ng better kaysa nga sa Summer League dahil meron nga siyang better teammates doon. Nandun na ang tanda ng tumulong sa kanya sila Stephen Curry, Klay Thompson at iba pang magagaling na player ng Golden State Warriors. At baka nga makita natin ang true potential na ito ni Wiseman once maglaro nga siya sa court kasama ang big three ng Golden State. Baka nga talaga yung ma-unlock nila, malabas nga nila ang tunay na galing na ito ni James Wiseman. Pero ngayon nga pag-usapan na natin ang ating panghuling balita na patungkol sa sinabi ng ESPN analyst. Sabi niya, I know Anthony Davis has this reputation for not being available. Charles Barkley calls him street clothes. Sabi niya pa, he's played in more games since 2019 than either Kawhi Leonard or Paul George. AD played 138, Kawhi played 102, Paul George played 133. Yan nga ang sinabi neto ni Ramona Shelbourne, pinagtanggol si Anthony Davis. Well, totoo naman ang kanyang sinabi, mas marami pa talagang nilaro itong si Anthony Davis since 2019 kaysa nga dito kay Kawhi Leonard at Paul George. Pero si AD nga lang ang tinatawag na street clothes. Si AD nga lang din ang player na kapag na-injury ay pinagtatawanan ng fans. Mukhang ang napansin niya neto ni Ramona Shelbourne at pinahayag niya nga ang kanyang salobin on national TV. Pati nga mga idol, mga kasama niyang analyst ay nagulat dito nga sa snats na ito. Nagulat sila na mas marami pa palang nilaro ito nga si AD kaysa nga kay Kawhi Leonard at pati na rin kay PG. So hopefully, AD will get more props mga idol, will get more respect dahil kagaya nga nung sinabi ni LeBron James, sobrang gusto nga daw talaga neto ni Anthony Davis na maglaro para nga sa Lakers. Kahit nga medyo injured siya mga idol at hindi siya 100%, ay lagi nga daw pinipilit ni AD na maglaro siya para sa Lakers.